It was at this moment that he knew he fucked up. Good morning, everyone! So, maaga na naman tayo ngayon. Time check is 4:44 ng umaga. So, ngayon, may lakad kami ni Madam. Ayun siya. So, may pupuntahan kami. Pupunta kami detail. Kasi, based on the reviews, maganda daw dyan. At saka, worth it daw. Titignan natin kung worth it ba talaga ang pagising natin ng umagang-umaga. Okay? So, maglalabas na muna ako ng motor, tapos gugora na tayo. I'll be right back. Again. So, andito na po kami sa East Ridge. Actually, 7 pa daw po sila mag-o-open. So, andito kami. Anong oras na ba ngayon? Dito kami, 5:33. So, tumambay muna kami dito sa gilid. Pwede naman daw po kami tumambay dito sa gilid. 7 ba sila nag-open? So, andito kami ni Madam. Yan. So, mag-aantay muna kami ng 7 dito. Mga isang oras kalahati pa kami mag-aantay, pero it's okay. Antay na lang naman kaysa bumalik pa kami, di ba? Actually, pamutan dito, sobrang satisfying yung daan. Kaso, kailangan talaga bumirit ka. Kasi yung daan pa ganyan, no? Pa ganyan, tapos paahon. So, balitaan namin kayo mamaya pag nakapasok na kami. Bye! One eternity later. Hi! So, yun, nakapasok na po kami. Time check 7:09. Nandito na kami sa loob. Sobrang daming tao. Yan. Say hi! Kasama ko si Madam at Akel. Nandito kami. Nandito ako ngayon sa harapan ng view. Kaso umuulan. So, pakita ko sa inyo. Look at that, girl! Umuulan lang kasi kaya masyadong hindi pa kami makapag-picture sa labas. Dito na may food na tayo. Yung in-order natin is Bicol Express. Tapos, yung coffee nila. Pag nagpunta kayo dito, dapat yung resibo itago nyo kasi sa mamaya, sa guard, tatanungin nyo yung resibo. Pag wala kayo mapakita, magbabayad kayo ng 300. Tsaka mag-iwan kayo ng ID doon. So, inform ko lang kayo, yung food nila dito may kamahalan. So, pag pumunta kayo dito, dapat may laman yung bulsa nyo. Okay? Kahit di ba kung walang laman yung chan nyo, basta may laman yung bulsa tsaka wallet nyo. Kasi may pricey yung price nila. So, titikman ko muna kung worth it ba yung 220 ko na Bicol Express. Be right back. Oh, 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 oh
nakalabas na kami. Nakalabas na kami. Wala nang ulan. Nakapag-picture na din kami. Malaya na kami. Parang Sana all. A few moments later. Hi! So, ayun, pauwi na po kami. Tapos na kami kumain. Time check sa 8:50. So, ito yung nasa labas. One hour later. Hello, guys! So, andito na po tayo sa bahay. Naligo na lang po ako kasi nabasa naman din ako ng ulan. So ngayon magbibigay tayo ng review para sa Cafe Rush East Ridge kung worth it ba. Okay. So first and foremost, pag magdagbabala kayong pumunta dito, just make sure na okay yung condition ng motorcycle nyo or car. Or kung kasi may nakikita ako nag-bike at saka yung bike nyo, yung preno, dapat po i-check nyo muna kasi yung tinuro sa aming daan, kasi nag-Google map lang ako kasi hindi ko naman alam yung daan. Yung tinuro sa akin na daan is yung Patarik. Sabi nila may other way pa daw, pero hindi ko kasi alam kasi dun kami tinuro ng Google map at saka ways ko. So yun, just make sure na okay yung condition ng mga motorcycle, car at bike nyo. Preno, okay? Second, kahit gano'n kayo kaaga doon, girls, boys, riders, ano dyan, alas 7 pa po magbubukas yung gate ng East Ridge. So, kahit gano'n kayo kaaga doon, kasi dumating kami doon 5:30. Akalaan niya yun, 5:30 kami ando. Nagantay pa kami hanggang 7. So, pagka 7 po, mag-iiwan kayo ng ID sa guard house. Any ID can do. Kahit anong ID pa yan. Yun lang po. After noon, didiretso na kayo doon. Pagkatapos, kasi nung pumunta kami maulan, sobrang maulan. Tapos, ano pa, dapat just make sure na may dala kayong pera. Yun. Kahit walang laman yung tiyan nyo, okay lang. Basta may laman yung wallet, tsaka ano nyo, bulsa nyo. Kasi, medyo pricey yung pagkain dun. Pero, pricey siya pero worth it. Sinasabi ko sa inyo, worth it. So, dun pa lang sa cashier, kailangan itabi nyo yung resibo nyo. Okay? Yung resibo nyo. Kasi, hindi kayo makakalabas ng gate mamaya, pagkatapos nyo kumain everything, kung wala yung resibo nyo, or else, magbabayad kayo na 300. Yun nga, kasi sa amin, dalawa kami, so, naghanap muna kami ng upuan. Naghanap muna ako ng upuan bago kami nag-order kasi nagkakaubusan yung upuan kasi maulan. Meron naman sila mga upuan sa labas, yung walang roof. Pero yun nga, mas marami kasi. So, short of chairs and tables na may ano, may bubong. So, andun kami. Naghanap muna ako ng upuan. Luckily, dun kami napunta dun sa harap talaga ng view, which is so nice. Nakita niyo naman sa video. Tapos, anong tawag dito? Yung nakain ko pala, yung in-order ko is Bicol Express. 220 siya. May kasama na yung kanin. Worth it naman. Sobrang worth it. Sobrang sarap niya. Sa akin, sobrang sarap yung pagkain na pili ko. Hindi ako nagsisi. Tsaka yung kape ko. Nakalimutan ko ng kape ko. Pero ano siya, 120 siya. Worth it din. Kasi hindi siya malamig. Okay? Unlike sa other coffee na napuntahan ko na ano,
pwede ko nang imumug yung kape. Yung sa kanila mainit talaga. Sobrang sarap. Worth it yung pag-aantay ko pagising ko ng umaga. Worth it lahat. Tapos nung hindi na masyadong maulan, pwede na kami picture-picture ng kapatid ko. Worth it din yung view, sinasabi ko sa inyo. Sobrang ganda ng view. Na-mesmerize talaga ako. Tapos may duyan-duyan sila. Kahit sa ang angle ng coffee shop nila is Instagrammable. Sobrang worth it. So, kung pwede kayo mapunta lang kasama yung jowa nyo, ganun. Kasi sobrang romantic ng lugar. Pwede din sila sa gabi. Open sila sa gabi. So, diba? Maganda din dun sa gabi kasi makikita nyo yung overlooking ng city. Mga ilaw sa gabi. Sobrang ganda. So, yung lugar, sobrang ganda. Yung crew nila, sobrang, ano naman talaga, maasikaso naman. Kasi, bumili nga ako ng tubig. Hindi na ako pumila, tumawag ka lang ako kung pwede ba. So, okay naman daw. So, yun, yung kung 1 to 5, yung lugar, yung cafe mismo, I rated 4.5. Damot. Tapos yung ano, yung mga crew nila, yung service nila is 1 to 5. 5 naman. Kasi, nabasa ko sa ibang reviews, matagal na yung serving ng food at saka coffee nila. Which is, sa amin, hindi naman. Ang bilis lang naman tinawag ng name namin. Tapos, yung food, yung Bicol Express, sobrang 1 to 5, 5. So, kaya sinasabi ko sa inyo guys, worth it. Pumunta na kayo. Worth it ito. Napaka-worth it ng Cafe Rush Estrange. Worth it siya sa mahal ng pagkain nyo. Which is busog naman kayo. Overloaded yung foods nila. Okay? Hindi kayo tinipid. Tapos, yung coffee naman napakasarap, napakainit naman. Nung napunta kami. So, masarap siya. Okay sa akin. Okay sa akin. All in all. Lahat. Yung lugar. Yung pagkain, yung crew, yung service nila is 5. So, sobrang worth it.